Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me, Jen, and for today's video, we will have a tutorial on how to file Pag-IBIG loan online. Nowadays, sobrang convenient na mag-file online, whether sa SSS or Pag-IBIG. Since mayroon na silang ginawang portal wherein ina-accommodate nila yung mga online application ng ating mga loans. So for now, ituturo ko sa inyo yung step-by-step procedure and also yung mga dapat ninyong ihandang documents bago tayo mag-proceed ng ating application online. So, sino nga ba ang pwedeng mag-apply or mag-avail ng mga loan? So dapat ay isa kang Pag-IBIG member at meron kang 24 months contribution. So, that's 2 years, di ba? So, kung meron ka namang previous loan, kailangan ay naka more than 6 months ka na nakulog bago para ma-qualify ka. Kasi kung hindi aabot sa 6 months, so may chance na ma-check ang iyong loan application. Kung meron kang previous loan, ibabawas yung balance mo dun sa makukuha mo. Okay, second requirements then is, kung mag-apply ka online ka lang, so kailangan lang is meron kang Pag-IBIG loyalty card plus or yung mga cash card na binibigay nila before nung naglo-loan tayo. Whether it is Land Bank, Asia United Bank, so basta cash card kung nakapag-loan ka. So, dapat ay naaalala mo rin yung PIN nun. So, syempre, di ba, kapag pumasok dito, i-withdraw mo siya sa ATM. So, dito papasok yung maloloan natin. So, let's proceed na guys sa mga documents na kailangan natin ihanda bago tayo mag-apply online. So, first is yung application form. Mada-download din to guys sa pagibigfund.gov.ph and attachment is yung Pag-IBIG loyalty card. So, kailangan yung i-scan to. And then, yung ID ninyo. So, valid ID, any government ID pwede. So, government license, passport, SSS, UMIT, voter's ID pwede naman. So, yun. So, kailangan guys is malinaw and nababasa talaga. Kasi, sometimes yung pagpiprint ng mga malalabong application form or pagpicture ng mga ID, kapag malabo yun, may chance na ma-reject yung applications nyo. Since doon sila nagbe-base kung ikaw talaga yung nagpa-file. And third is yung selfie ninyo. So, magpapapicture kayo ng selfie. Wait ka neto. So, dalawa silang magkapatong. Yan. So, ganyan lang yung picture nyo. Kung yung dito. So, kung okay na lahat yan, let's proceed na guys sa ating online application. I-type lamang sa inyong browser ang www.pagibigfundservices.com or Virtual Pag-IBIG. And so, nasa website na tayo ng Virtual Pag-IBIG. So, i-click lang natin yung data privacy. Tapos, i-click yung proceed. Dito tayo sa apply for and manage loans. Okay guys, so dito tayo sa short-term loan. Pero dito nyo rin makikita yung housing loan, home equity, special housing loan, interest repricing, and yung inyong loan status. So, kiklik lang natin yung short-term loan. So, before tayo mag-proceed, ito yung mga dapat nating i-prepare. So, number one is yung loan application form. So, pwede natin siyang i-download mismo sa website. So, hahanapin lang natin dito yung sa under ng short-term loan, yung multi-purpose. Yan. So, click nyo lang yan, tapos madadownload nyo na yan. Or, pwede nyo na siyang i-print. Or, pwede kayong manghingi sa inyong mga offices para meron na silang naka-fill up ng mga informations na kailangan ninyo. So, ito yung sample ng front page. Ayan, so yung mga naka-yellow na yan, yun yung mga dapat na pipil upan ninyo. So guys, make sure na mapil upan lahat yan or else marareject ang inyong application online.
Ayan, so pupunta naman tayo sa back page. So, dito guys, pinipilapan to ng inyong employer. So, bibigay nyo lang yan sa office nyo and bahala na silang mag-fill up dyan. Okay guys, so next is one valid ID. So, kailangan nyo rin picturean yan. Make sure na malinaw. So, next is cash card. So, tingnan natin kung ano yung guide para sa card niyan. So, loyalty card issued by Asia United Bank, Union Bank, and then yung mga old card na inisyo nila before, yun yung Land Bank and United Coconut Planters Bank. So, make sure guys na naalala nyo pa ang inyong PIN code. Next is our selfie photo showing your ID card and ating cash card. So, gagayahin nyo lang yan. And so, kung ready na lahat yan, pwede na natin mag-proceed. Select lang natin ng ating loan type, whether it is 3 or 2 years. So, remember guys, kapag mas mataas yung terms, mas malaki yung interest. So, ako, ang pipiliin ko lang yung 2 years para medyo mababa lang yung interest na babayaran ko. Okay, sa baba, i-type lang natin ang Pag-IBIG ID number natin. Makikita yan sa inyong loyalty card or Pag-IBIG ID card. Okay, validate your MID number. So, lalabas yan sa ibaba yung contact details. So, your name and your employer. Tapos, i-enter na lang natin yung current na mobile number na ginagamit natin. Kasi dun i-sasend yung OTP. Okay, so just in case may landline, pwede nyo ilagay yung landline ng office ninyo. Then next is yung email address po ninyo. Yan, so click lang yung next, then okay. Then, isi-send yung inyong OTP dun sa mobile number na nilagay ninyo. So, kunin lang natin yung OTP code. Then, click lang natin yung proceed. So, lalabas dyan yung mga information din natin. So, dito na tayo sa cash card. I-select lang natin kung ano yung card na meron tayo. Okay, so i-click ko lang yung Asia United Bank since yun yung hawak kong card ngayon. Is enter lang natin yung cash card number na makikita sa likod ng ating cash card. So make sure na tama and accurate yung lahat ng in-enter natin before natin ma-check ang status ng ating card. So click lang natin yung check cash. So yun, valid po ang ating card. So pwede natin siyang gamitin. Then, go to the last step. So, before you proceed, please refer the photos or scan copy of your loan application and valid ID. Dapat ready na para masubmit na natin sa ating application. So, number one, loan application form front side. So, upload photo. So, hanapin lang natin kung saan folder natin sinave. Tapos, upload na natin yan. Then, next is yung reverse side or yung likod ng ating application form. Yan. So, upload lang. Next is yung ating valid identification card. Yan. So, yan. Click. So, upload ko yung driver's license niya. And then, yung selfie photo na nakalagay showing yung valid ID and yung cash card. Yan, guys. So, after nyan, review nyo lang yan. So, remember guys, ang maximum file size ng ating photos ay dapat is hanggang 3MB lang. So, after nyan, pwede na tayong mag-submit. And okay, so then successfully submitted your short-term loan application. So, mag-aantay na lang tayo na ma-approve ang ating loan application.
Ayan guys, so dito, tuturo ko naman kung paano ma-view yung loan status ninyo. Kung approve ba kayo or reject. Yan, so isa-select lang natin yung type of loan. And multi-purpose loan. Tapos enter natin yung Pag-IBIG ID natin. Then yung ating last name. Oops, mali ata. Sorry. Enter na lang ulit natin yung tamang Pag-IBIG ID number. Okay. So, submit. Ayan. So, okay. Ito yung aking status. So, na-receive lang nila. Re-review and then yung loan approval. So, dyan yung makikita kung reject or na-approve na ang inyong loan. Pwede nyong i-visit by the next day or next day ulit. Kung approve na. Usually, 2 to 3 days lang naman yung approval nila. Okay, so nag-check ulit ako on the next day kung approve na ba ang aking loan. So, I'm glad kasi the next day is approve na agad ang aking loan. So, ganun lang sila kabilis mag-approve. Once na tama naman and malinaw lahat ng sinubmit ninyo, wala namang magiging problem. So, check nyo na lang yung ATM ninyo kung pumasok na. Pwede na kayong mag-withdraw. I hope guys na nakatulong ako sa inyo today sa pag-file ng Pag-IBIG loan. So, thank you for watching. If you have questions, just comment down below or just follow me on my Facebook page. So, you can also leave a message there. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe to my channel. See you on my next video. Bye!